Good morning, guys. Galing akong ano, Elite Medical Center nagpa-blood test. Yan. Para sa ano, last na blood test ko sa progesterone. Tapos tawagan ako ng clinic kung okay yung resulta, embryo transfer na sa akin yung dalawang naka-frozen na baby embryo. I-pray nyo po ako na sana okay yung resulta para hindi ako mag-start ulit ng medication, injection, napakahirap, tsaka napakamahal. Kasi kapag ang resulta ng blood test ko ngayon is may problema, ika-cancel yung embryo transfer. Tapos ang hirap kasi ang daming gamot, ang mahal pa ng gamot, tapos i-start ulit ako ng ultrasound, blood test ulit, medication, injection, nagsakit pa ng injection. Yung injection ko sa ano, sa lubot, sa puwet, left and right, parang ano, injection ng ano yun, vaccine, ganun kabigat. Kasi yung injection is oily, kaya masakit. Eh, kung lumakad ako, para akong magpakiang-kiang yung ano, kasi sakit sa lubot. Pray nyo po ako na sana maging okay. Mamaya, antay ako ng tawag ng clinic kung ano at ano talaga yung resulta. Yung progesterone, kung high ata is okay. May i-schedule na ako ng embryo transfer. I-update ko kayo mamaya kung ano yung news. Babalik na ba, i-inject na ba sa akin yung baby? Dalawa. Bye! Update lang ako sa inyo. Salamat. Good news. Katatawag lang ni Dr. Heba ng laboratory. Yung blood test ko daw is okay. So, mag-prepare na ako para sa embryo transfer ngayong around 1 o'clock. Mga alas 12 ng tanghali dito sa Qatar ngayon. Mag-prepare na ako papunta ng clinic. Embryo transfer na ako. Bye! Update ko kayo pag nasa clinic na ako. Ready na ako punta ng operating room. Embryo transfer ko na. Praying po ako, guys. A few moments later. Operation, na-transfer na sa akin yung dalawang embryo. Antay na lang ako ngayon ng injection, tapos pwede na ako umuwi. Sakit. Good luck sa akin. Pray niyo po ako. Hi guys! Tapos na ako mag-embryo transfer. Antay na lang ako ng may isang injection. Glow daw yun para dumikit yung baby ko. Dito ako sa room, ako lang mag-isa. Yan. Bawal kasi asawa. Bawal si Amit dito kasi yung asawa ko. Puro lang pang babae. Bali, siyang nag-alaga kay Hazel nandoon sa palaruan. Good luck sa akin. Pray niyo po ako na sana after 2 weeks, mabuo ang baby. Kapatid ni Hazel. Ito po ako. Mabilis lang naman yung embryo. Yung Dr. Osama mismo yung nag-insert. Nakita ko yung baby ko sa monitor. Ko parang ano, kidlat na ko. Kanina pag embryo transfer ko, punong-puno yung bantong ko. Ang sakit-sakit pati sa gilid. Sabi ng doktor, kaya mo bang magantay? Kaya mo bang tiisin yung sakit? Sabi ko, or maihi ka konti. O kaya naman. Iyan, continue tayo. Tapos, in ultrasound, ready na yung abdomen ko kasi sobrang dami kong inunang tubig.
Before kasi mag-embryo, kailangan na yung abdomen mo full blood, full bladder para makita pag ultrasound yung ano kung saan nila ilalagay mismo si baby. Ganun. May monitor, makikita mo para siyang white siya, gumanon siya. Oh. Pag-inject, pag ano, para siyang gumanon. Tapos puti. Nakikita ko yung baby ko na sana sa loob ng tiyan ko. Try niyo po ako na sana mabuo. Dalawa po yun na itunuro. Kung pala rin tayo at biyaan ni God na dalawa, sana twins. Okay lang, kayanin na lang na pagbubuntis ng twins para may kapatid siya sa Lajaka. Pray ko din na sana kahit isa nila da, may lalaki, may gunal, may ano, ang apelyido ni Amit. Antay ako ngayon sa NARS para sa may anata ko, injection pa. Ano daw yung na-injection? Glow. Para kakapit talaga si baby. Glow. Tapos, baka after 1 hour, pwede na ka akong umuwi. Ginanon ko lang, ganun ako. Kasi nandiyan na si baby sa loob. Binalik na si baby sa loob. Andiyan na si baby sa loob. Nandito na si baby sa loob. Pray niyo po ako, guys. Sa IVF journey ko, embryo transfer ko po ngayon, ano, May 18, 2022 ngayon. Oras dito sa Qatar, alas 4 ng hapon. Tapos, kung mabuo man si baby, pabalik ako dito ng blood test sa June 1. Sana mabuo para ano, sa June 15, birthday ni Amit. Birthday gift ko kay Amit. Kapatid ni Hazel, baby. Di anak ko sa balay. Rest na ko ni higda sa ko gikan gawas maupay pag-abot na mo gikan sa ospital sa clinic. Kailangan kong mag-rest na ang anak kakan kauna. Gutom. Huwag mo na nang maglihok. Grabe ka lihok. Huwag mo na mag-problema takay mo sige lukso. Sa una lang. Motoo naman po noon. Yung na nag... Don't jumping because... mommy is tired, rest. And then have mommy came from... Baby, no. Don't push mommy tummy, okay? Mommy, okay, I love you. So take out this one, baby. Take out this one. Have inside. Gulat na lang tag-duha ka weeks. Antay ng 2 weeks. Ano ata ako pabalikin June 1 para sa ano blood test. Pray niyo ako. Sige, salamat sa pag-watch sa aking video. Sana subaybayan niyo ang aking IVF journey, ang aking family, Turkish Pinay family. Maraming salamat po sa mga subscriber at saka sa mga nanonood. God bless sa atin at ingat po tayong lahat. Bye!